Justin Brownlee, ginulantang ang buong mundo. Yan ang nangyayari ngayon pagkatapos ipinalabas ang balita na na-fail siya sa anti-doping test sa Asian Games. At dahil sa halimaw na galing ni Justin Brownlee, ay marami ang nagsasabing baka napag-initan lang daw siya ng China, which is hindi naman siguro dahil independent naman ang kumuha ng doping test sa kanya. Pero hindi pa rin mawawala sa isipan ng mga fans na ito ay isang ploy upang magkaroon ng bahid ang pagkapanalo ng gilas ng gintong medalya sa Asian Games. Pero mapatunayan man o hindi, ay secured na ang gold medal sa basketball ng Pilipinas dahil according to the rules, ay dapat more than 2 players ang mag-positive and that's the time na maapektuhan na ang buong team, which is fully explained by the experts. But when it comes to the possibility of the team forfeiting a gold medal, medyo malayo pa, right? Because under the rules, kailangan more than 2 members of the team should have had an anti-doping rule violation. So trending buong araw si Justin Brownlee at sarisaring mga opinion ang naglalabasan at pati mga experts ay sumali na rin. By now ay siguro lahat ay meron ng clearer idea kung ano ang pwedeng gawin ni Justin Brownlee to clear his name at isa sa crucial dito ay ang pangalawang urine sample. And in the event na mag-negative ay absuelto si Justin Brownlee. Pero in the event na ma-confirm at mag-positive pa rin sa sample B, ay diyan magkaproblema si Justin Brownlee. And that is the time na kailangang ma-prove niya ang kanyang rason kung bakit hindi siya kailangang patawan ng mabigat na parusa. According to the experts, ay posibleng 1 to 3 buwan lang ang parusa kay Justin Brownlee. If you have tested with, given tested positive of carboxy-THC, and you get to prove during the hearing with the cast that you took it out of competition and it had nothing to do with sports performance, you can be your 2 years can be reduced to just 3 months, and it can even be reduced to 1 month suspension or ineligibility if you do like an anti-doping seminar or training or do a bit of rehab for it. At sa palagay ko, it's payback time. Ito na ang panahon na suportahan natin lahat si Justin Brownlee kapalit sa karangalan na kanyang ibinigay sa ating bansa. Sana ay malagpasan niya ang pagsubok na ito as soon as possible.